Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Mga kapuso, tuluyan ang humina yung bagyong Agaton na naminsala sa bansa nitong mga nakaraang araw. Mula sa pagiging low pressure area, nag-dissipate o nawala na rin po ito. Ang Typhoon Malakas o yung dating bagyong Basyang, huling namata ng pag-asa, 1,620 kilometers east of Northern Luzon, nasa may Pacific Ocean na ulian, mga kapuso. Hindi na po ito inaasahang babalik o papasok uli sa PAR, pero yung trough niya, mga kapuso, yan po yung umaabot ngayon dito sa may Southern Luzon at dyan sa may Visayas. Wala tayong panibagong sama ng panahon na inaasahan, pero dahil nga sa trough ng bagyo at yung localized thunderstorms, may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Pero makikita nyo, oras na lumayo yan, weekend lalo na, wala tayong nakikitang umiikot na hangin. So, ibig sabihin, walang bagyo, walang LPA. Sa rainfall forecast ng Metra Weather, maghapon ang ulan dito sa Luzon, maliban po dyan sa, walang ulan sa Luzon, maliban dito sa may Bicol at Mimaropa region. Sa Visayas, halos buong araw po ang tsansa ng ulan. Ha? May mga thunderstorms pa rin kahit wala na yung LPA. At may mga malalakas na pwedeng magdulot pa rin ng mga pagbaha o landslide. Bukas ang hapon, posibleng ulanin ang Caraga at Northern Mindanao at meron ding mga malalakas, mga kapuso. May tsansa rin po ng ulan bukas, Huwebes Santo, dito sa ilang bahagi lamang ng Metro Manila pagdating niya ng hapon. Biyernes Santo, posibleng magpapatuloy ang ulan dyan sa may Bicol Region at Mimaropa. May pag-ulan din sa Visayas, makikita niyan, at ilang bahagi ng Caraga at Davao Region. Pagdating po ng Sabado de Gloria, may ulan sa umaga dito sa may Aurora, Western at Central Visayas, maging dyan sa may Zamboanga Peninsula. Pero pagdating sa hapon, uulanin na ang iba pang lugar dyan sa may Southern Luzon, buong Visayas at maraming lugar dyan sa Mindanao. Puro mga thunderstorms yan, mga kapuso. Pagdating ng Easter Sunday, may pag-ulan pa rin umaga dyan sa may Aurora at Quezon Provinces. Maghapon naman ang tsansa ng ulan dyan sa may Mindanao. Maraming lugar sa Mindanao, ha? May mga thunderstorms, mga kapuso. At sa Visayas, pagdating ng hapon, makakaranas na rin ng mga thunderstorm. At dito sa Metro Manila, may tsansa rin po ng ulan sa hapon ng Good Friday, pero ilang bahagi lamang yung makakaranas sa mga pag-ulan. Ganyan din sa Black Saturday, ilang lugar sa Metro Manila, posibleng magkaroon ng mga dagli ang pag-ulan. Kaya yung mga lalabas ang bahay, ha, siguraduhin yung magdala rin kayo ng payong. At sa Easter Sunday, doon po sa mga lalabas ang bahay, huwag din kalimutang magdala ng payong dahil may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. At para naman sa mga nagtatanong, normal ba na may bagyo tayo kapag ganitong buwan, Abril? At nagsabay pa, ha, talaga yung bagyong Agaton at Basyang sa loob ng PAR. Mga kapuso, hindi po ito pangkaraniwan dahil mula noong 1948, kung kailan nagsimula yung data collection ng PAGASA para sa mga bagyo, ito po yung unang beses na dalawang bagyo ang umiral ng sabay sa loob ng PAR sa buwan ng Abril. At yan ang latest sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather